Sa nakaraang video, pinag-usapan na po natin yung 6 na mali or 6 mistakes kung bakit na-hack ang Wi-Fi nyo or natin. At yung 4 na scenarios kung paano na-hack ang Wi-Fi mo. Ngayon naman, pag-usapan naman po natin kung kaya ba ng MAC Filtering i-block ang mga lokong Wi-Fi hackers sa paligid ninyo o natin. Una sa lahat mga katropa, bago po natin ma-access yung MAC Filtering, kailangan po niyong ma-access muna ang iyong admin PLDT account or ang iyong full admin account kung ibang ISP po yung gamit ninyo. Sa PLDT kasi, admin PLDT yung full admin account. Kung hindi po niyo alam paano i-access ang iyong admin PLDT or full admin account, meron po tayong mga guides mga katropa sa description box according sa iyong router software versions. Ngayon, kung na-access mo na ang iyong admin PLDT account or full admin account, navigate lang po tayo sa security. Sa MAC Filtering, enable lang po natin itong MAC Filtering enable at ang whitelist. Sa mga nagtatanong, bakit whitelist? Eh kasi yung blacklist mga katropa, hindi na po yan gumagana sa ngayon. Eh bakit naman? Kasi nga, yung mga karamihan sa mga bagong smartphones po sa ngayon ay gumagamit na po ng randomized MAC address. E ano naman yan? Ang ibig po sabihin niyan mga katropa is parang virtual or dynamic MAC address na anytime pwedeng magbago-bago. We can compare it sa dynamic IP address na kung saan nagbago-bago din po ito from time to time. So, bigyan ko kayo ng scenario mga katropa. Let's say for example, ang smartphone ng Wi-Fi hacker ay merong MAC address na lagyan lang po natin ng 00000. That is a randomized MAC address. So, ang tanong ko sa inyo, kung alam niya po yung Wi-Fi password niyo, makapasok yung smartphone niya sa Wi-Fi niyo o hindi? Eh, syempre, makapasok mga katropa kasi alam niya po yung Wi-Fi password ninyo, di ba? Eh, ngayon, nag-MAC filtering ka. Then, blacklist ang gamit mo. So, nilagay mo sa MAC filtering table yung MAC address ng Wi-Fi hacker. Or yung MAC address ng smartphone ng Wi-Fi hacker. Sa blacklist. Di ba? Naka-blacklist. So, yung tanong ko sa inyo, kung alam niyo po yung Wi-Fi password ninyo, makapasok yung smartphone niya o hindi? Eh, syempre, hindi na. Kasi nga, naka-blacklist na po yung MAC address ng kanyang smartphone. Pero, alam naman po natin mga katropa, nawais din itong mga hackers. So, ang gagawin niya lang, eh, kukonnect siya sa ibang Wi-Fi. O di kaya, i-restart yung smartphone niya or gagamit siya ng MAC address changer application. Ang nangyayari, kasi randomized nga yung MAC address niya, So, nagbago na from 000 to 00001 yung kanyang MAC address. So, ang tanong, kung alam niyo po yung Wi-Fi password niyo, makapasok siya sa Wi-Fi niyo o hindi? Sige nga. Eh, syempre, tama mga katropa. Makapasok na siya ulit. Bakit? Sa MAC filtering table po ninyo, yung 000 pong nandun. Yung MAC address niya po ng bagong phone ang MAC address ng phone niya po sa ngayon ay nagbago na to 00001. So, ibig sabihin, hindi na po blacklisted yung kanyang MAC address. So, isa po ito mga katropa sa mga disadvantage ng blacklist. Kaya hindi ko na po yan inirekomenda. So, ibig bang sabihin, mas maganda yung whitelist? Ano naman itong whitelist at paano naman ito gagana? Ang whitelist mga katropa is parang reverse po ito ng blacklist. Kung sa blacklist ang ilalagay ninyo sa MAC filtering table is yung mga devices or MAC address ng mga devices na ayaw nyo pong makakonect or mga blacklisted MAC addresses. Dito naman po sa whitelist mga katropa, ang ilalagay naman po ninyo is yung mga MAC addresses. Ang ilalagay naman po ninyo is yung MAC addresses ng mga devices na gusto ninyong makakonect. Ito lang mga devices na to ang pwedeng makakonect sa Wi-Fi po ninyo. So, ito po yung mga allowed devices or whitelisted
devices. Kaya tinatawag po natin yang MAC address filtering whitelist. Ang kailangan mo lang gawin dito mga katropa is kunin mo lang yung mga device MAC address na mga devices po ninyo sa bahay. Take note, device MAC address, hindi po randomized MAC address. Again, take note, device MAC address, hindi randomized MAC address ang kukunin po ninyo. Para klaro, that includes phone, laptop, or PC po ninyo. Sa smartphone, ang una nyo pong gawin mga katropa is to change the randomized to device MAC address dito sa Wi-Fi advanced settings. Then, punta na po tayo sa settings ng ating smartphone. Then sa about phone at sa status. This may vary mga katropa, depende po sa brand at model ng smartphone. Pero hanapin nyo lang po sa settings yung about phone at yung status. Kasi nandyan po yung device MAC address po ng inyong phone. Para naman po sa laptop at PC, meron po tayong guide sa description box or pwedeng dito sa I button. Once nakuha nyo na lahat ng mga device MAC addresses po ninyo sa bahay, ilalagay po natin yan o ilalagay po nyo yan lahat sa MAC filtering table. Take note, dapat naka-whitelist po mga katropa ang inyong MAC filtering. And for extra cushion mga katropa, ilalagay nyo na din po dito sa MAC filtering or sa IPv6 MAC filtering. Eh kung wala naman pong IPv6 MAC filtering inyong router, never mind na lang po. At sa iba palang mga routers mga katropa sa Huawei at sa mga TO antennas, parang may WLAN MAC filtering po kayo at MAC filtering. So parang sa WLAN MAC filtering, parang wireless devices po dyan. At yung sa MAC filtering naman is parang general rule ata yan para sa lahat. Siguro included yung wired at wireless devices. So kayo na lang po yung bahalang mag-explore mga katropa. Once nalagay nyo na yung mga device MAC addresses ng mga devices po ninyo sa MAC filtering table at na whitelist na po lahat, anong mangyayari? So, ang mangyayari mga katropa, wala na pong ibang devices na makapasok sa inyong Wi-Fi or pwedeng makakonect. Be it phone, laptop, or PC. Bakit? Kasi nga, yung mga MAC addresses nila ay hindi po nalagay sa MAC filtering table. Ang pwedeng makakonect po is yung mga devices lang na yung MAC addresses po nila ay nasa MAC filtering table at whitelisted. So aside from that, wala na pong ibang devices ang pwedeng makakonect sa iyong Wi-Fi. Scan nyo man yung mga QR code ng mga connected devices, hindi pa rin po siya makakonect. So what if yung isa sa mga device MAC address po ninyo sa MAC filtering table na naka-whitelist ay ginawa po ninyong randomized MAC address. Anong mangyayari? So, ang mangyayari mga katropa, dahil lang bago na po yung kanyang MAC address, hindi na rin po siya magkakonect sa iyong Wi-Fi. So, make sure mga katropa na naka-device MAC address po ang mga devices po ninyo, especially sa smartphone. So, kung na-randomize po ninyo mga katropa, accidentally, ibalik nyo lang po sa device MAC address at makakonect na po kayo ulit. Is MAC filtering enough against Wi-Fi hackers? Sa akin naman mga katropa, matagal ko na pong ginagamit yung MAC filtering dito sa amin. So, masasabi ko na enough naman po siya. Eh, paano naman yung nag-scan ng Wi-Fi password QR code? Sa nabanggit ko na kanina mga katropa, kahit scan pa nila yung QR code ng lahat ng connected devices, as long as hindi po nalagay ang MAC address niya sa MAC filtering table at naging isa sa mga whitelisted, hindi po siya makakonect. Pero syempre mga katropa, ang MAC filtering ay hindi naman po one size fits all. Meron din po itong hindi kayang gawin. So ano ang mga yon, ang mga bagay na hindi kayang gawin ng MAC filtering? Number one mga katropa, hindi po kaya ng MAC filtering i-block yung mga connected devices na naging hotspot or yung gumagamit na ginawa po nilang hotspot, yung Wi-Fi tethering, USB tethering, at yung Bluetooth tethering. Hindi po kaya i-block ng MAC filtering ang mga devices na nakakonect sa isang phone na naging hotspot.
So, ang kailangan nyo po dyan, mga katropa, is bandwidth control. Actually, meron po tayong guide dyan. Pakicheck na lang po sa description box. Number two, mga katropa, minsan lang po ito nangyayari. Pero, there are cases na nangyari po talaga to na na-clone yung MAC address ng isa sa mga whitelisted devices. So, ang mangyayari, makakonect po yung cloned at yung clone device. Pero hindi din po yan tatagal, mga katropa. Kasi nga, kapag na-detect po ng router natin na dalawa pong, merong dalawang the same MAC address, magkakaroon po ng DOS or denial of service. Na parang IP conflict din na possible na ang dalawang device, yung cloned at yung clone device, ay hindi na makakonect sa inyong Wi-Fi or sa inyong network. And number three is ito po yung isa sa mahirap kung meron pong inside job na infiltrate po ang iyong router. Physically, na-access po ang inyong modem router, ang iyong full admin, at na-input niya po yung kanyang device MAC address sa MAC filtering table ng inyong modem router. Eh kung na-infiltrate, mga katropa, kung inside job na po yan, eh medyo mahirap-hirap din po yan. Wala na po tayong magagawa dyan. Kaya mga katropa, importante pong nag-follow po kayo sa basics. And that is to change your admin password, your full admin password, at itiwala nyo lang po yung password niyo sa mga pwedeng pagkatiwalaan. Di po ba? Ano naman ang disadvantage ng MAC filtering? Sa ibang modem router, mga katropa, ika nga, routers are not created equal. Sa iba, yung mga two antennas, meron lang pong limit. Merong limit na 10 MAC addresses lang po ang pwedeng malagay sa MAC filtering table. Wala na po tayong magagawa dyan, mga katropa, dahil yan po yung nakaukit sa firmware nila. Hindi naman po tayo programmer ng kanilang firmware, at wala din po tayong power na tanggalin yung limitation. So, ang magandang gawin dyan, mga katropa, is bumili na lang po kayo ng third-party router. And number two, inconvenient minsan itong MAC filtering kapag meron po kayong bisita sa bahay. Kailangan nyo pang i-access yung admin PLDT, tanggalin naman yung FOC sa mga bagong software version para ma-add yung device MAC address ng bisita po ninyo at para makakonect po ito sa inyong Wi-Fi. Sa next episode naman po natin, mga katropa, kaya ba ng Wi-Fi control i-block ang mga Wi-Fi hackers? So, Wi-Fi control versus Wi-Fi hackers. Sa gusto nga pala mag-avail ng tech coaching po natin, mga katropa, PM lang po sa FB page po natin, Kuya IT Official. At sa mga natulungan ng video na to, mga katropa, gusto nyo pong suportahan tayo, meron po tayong links sa baba, sa Gcash po natin, or sa Super Things, or sa FB Stars.